Mapinos na nung gabi mga ka-quarantine. Nasasaad sa ebanghelyo. Tumitingin sila pero walang nakikita. Nakikinig pero walang naririnig o nauunawaan. Kaparehas ba tayo ng mga taong yun sa ebanghelyo na minsan kahit nandyan tayo nakikinig, tumitingin, hindi pa rin natin makuha ang sinasabi ng nagsasalita. Para bagang naalala ko, nung medyo bata pa tayo, ay nauso pa si naging trending ang commercial ng Coca-Cola. Kung maalala nyo yung linyang, ito ang beat sabay-sabay. Ilang beses kong pre-practice yun, pero hindi ko ma-perfect. Nakabisado ko ng konti yung linya, kasi nakinig ako ng gusto. Pero hindi ko, tinitingnan ko yung tutorial ng action ng dalawang teenager na babae, pero hindi ko natutunan. Minsan talaga may pagkakataon na slow tayo sa pagkatuto. Hindi ka agad natin nauunawaan. Pero yung maalala ko lang, sa linya ng TV commercial ng Coca-Cola na yun ay ganito. Ito ang beat sabay-sabay, ito ang beat bawal sablay. Pabilis ng pabilis, huwag magmimiss. Gets mo na. Coca-Cola, nalilito, nahihilo. Kokoto. Amo, hindi ko ma-execute yung action. Pumalya ang aking mata sa pagtingin sa tutorial ng action na yun. Pero, hindi pumalya ang aking tenga sa linya na kanilang binamanggit. Ano ba yung uri ng pakikinig na karapat-dapat sa ating mga Panginoon? Mayroong tatlong uri ng pakikinig. Pero pag-usapan muna natin ang tinatawag na genuine listening. Mayroon tayong tinatawag na genuine listening. Kasi minsan nakikinig tayo pero hindi naman genuine yung ating pakikinig. Una sa lahat, tingnan natin ang salitang listen. Ang salitang listen ay binubuo ng mga titik na listen. Minsan kasi ito ang problema natin. Nandiyan tayo nakikinig. Pero baka naman habang nakikinig tayo, nagsasalita din tayo. O kaya busy tayo. Iba ang ating ginagawa. So, hindi ka pwedeng makinig. Ang totoong pakikinig, kailangan manahimik ka muna. Kung makikinig ka sa sinasabi ng Diyos, kailangan makinig ka muna. Tumahimik ka muna. So, kung mapapansin nyo, yung mga letrang bumubuo sa salitang listen ay siya ring letrang bumubuo sa salitang silent. Hindi ito nagkataon. Kasi if you want to listen, we have to be silent first. We cannot listen. Hindi magiging ano yung ating pakikinig, magiging makabuluhan. Kung hindi muna tayo tatahimik, paano natin maririnig yung isang taong nagsasalita? Lalo na ang Diyos. Kapag hindi muna tayo manahimik, kung tayo nananalangin, nawa tayo ng nawa, reklamo ng reklamo tayo. Pero, part ng panalangin, ang pakikinig. We have to be silent also. If we want to listen to God, we have to be silent. Balik po tayo sa genuine listening. Merong tatlong uri ng pakikinig. Ang unang uri ng pakikinig ay yung pakikinig na ginagamit ang tenga. Siyempre, ang tenga natin binigyan ng Diyos para sa as sense of hearing, para sa pakikinig. Ang problema, lahat tayo may tenga. Pero hindi natin binibigyan ng panahon na makinig. Lalo ang Diyos. Kapag nagsalita na ang Diyos sa ating buhay, hindi natin binibigyan ng panahon. O kung hindi man panahon, hindi tayo nagbibigay ng atensyon sa pakikinig. Nakikinig tayo pero naririnig natin pero hindi natin pinapakinggan. Hindi natin, kumbaga,
Wala. Sabi nga minsan ng misis ko, kapag may binibilin siya sa akin, minsan nagpapa-oo ako sa kanya pero hindi ko nagagawa. Yung nagpapa-oo ako pero wala pala ako sa wish nun. Iba yung tumatakbo sa aking isip. Yun ang problema sa ating mga Kristiyano. May tenga tayo, pero hindi natin binibigyan ng buo yung ating sense of hearing, o hindi talaga natin binibigyan ng buo yung panahon natin sa pakikinig. Yun ang unang uri ng pakikinig. Pangalawa, ang pakikinig gamit ang mata. Pamuso yung slogan o yung motto, sinasabi natin, action speaks louder than words. Di ba nga doon sa TV commercial, hindi ko makabisado yung gesture ng dalawang teenager na babae. Kasi kinulang ako sa pakikinig sa mata. Kaya hindi ko nakabisado yung action noon. Ito ang beat sabay-sabay. Ganon din tayo sa Diyos. Kailangan natin gamitin din hindi lang ang tenga, kundi ang mata. We have to listen also using our eyes. Kasi hindi naman lahat ng dapat nating pakinggan ay nakukuha ng tenga. Tingnan din natin yung action. Parang isa-isang nagsasalita, yung gesture niya, mahalaga yun, yung hand gesture. Merong kailangang basahin natin kung ano yung kanyang isinasakilos. Yun ang pakikinig gamit ang mata. Kasi nga, action speaks louder than words. Pangatlo ay ang pakikinig gamit ang puso. Ang puso ay itinuturing na sisidlan ng pag-unawa. Sisidlan ng pang-unawa o pagka-unawa. Kung mapapansin natin, yung salitang heart, tanggalin natin ang H, I, at T. Makikita natin ang natitirang letra sa gitna. At yun yung E-A-R na bumubuo sa salitang ear. The heart has an ear to listen. Because when you take away the two letters, the first and the last letters, the letters which are left are E-A-R, which compose the word ear. Kailangan nating maunawaan. Ang problema, meron tayong tenga, meron tayong mata, pero hindi natin maunawaan kasi hindi tayo nakikinig gamit ang puso. Itong tatlo kailangan magkasama-sama. Ang pakikinig gamit ang tenga, pakikinig gamit ang mata, pakikinig gamit ang puso. Kailangan sama-sama sila. Because they constitute the so-called genuine listening. Lalo na pag ang salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Kaya hindi titimo sa ating puso, kaya hindi natin na isasabuhay. Kasi baka tenga lang tayo, baka mata lang tayo, kulang sa puso. Sabi nga ni Fitzgerald, many times, what people need is not a brilliant mind that speaks, but a heart that listens. I-involve natin ang ating puso. Eto, kung ating mapapansin, etong tenga, dalawang tenga, pag ating pinagkabit, makakabuo ng puso. Kailangan magkaugnay ang puso at tenga sa pakikinig. At gayon din naman, kasama ang mata. So, mata, puso, at saka tenga. Kung sama-sama itong tatlo, then what we have is genuine listening. Kasi kapag pinagsama natin itong tatlo, ang magiging end product nito ay action, pagsasabuhay. Si Father Jeff Manlapig ay merong isinare about the three P's. And I consider that as my inspiration with this acronym, HELP. Yung H, yung E ay kasama na sa H. So we have H, L, and P na siningitan natin ng letter E.
to form the acronym HELP. Ano ba yung HELP? Bukod sa pakikinig, gamit ang mata, ang tenga at ang puso, kailangan nating gawin itong HELP acronym. Yung una, HEED. Pag sinabing HEED, kailangan pansinin muna natin. Yun yung unang P ni Father Jeff Manlapig. Pansinin. We have to take heed. Pansinin naman natin, kailangan munang ibigay natin yung atensyon sa isang bagay. Lalo-lalo na pag ang Diyos ang nagsalita sa ating buhay. Pangalawa, so, heed. Pangalawa, listen. Pangalawa, listen. Makinig tayo. Matapos nating ibigay yun, i-focus muna. Kailangan muna natin ng focus. Matapos nun, pag nandun na yung focus natin, yung attention natin, makinig na tayo. Gamit ang tatlong senses natin sa pakikinig. Ang mata, ang tenga, at ang puso. We have to listen to the Word of God. We have to listen to God after taking heed. At para mabuo yung acronym na HELP, we have to perform. O kaya we have to respond. Nandun yung pagtugon. Kailangan tugunan natin. Oh, let us be doers of the Word of God and not hearers. Yun ang nasasaad sa James 1 verse 22. Be doers of the Word and not hearers only. Kailangan isabuhay natin kung ano ay yung ating napakinggan. Kapag hindi natin ginawa yung mga bagay na nabanggit ko kanina, tatlong uri ng pakikinig, gamit ang mata, tenga at puso, yung pananahimik para marinig mo yung sinasabi, lalo na ng ating mahal na Panginoon sa panalangin, at yung HELP. We have to take heed. We have to listen. And we have to perform. We have to respond to the call of the Word of God. Then, magiging genuine listener tayo. Gets mo na ba? Kasi gets ko na. Yun lang po. Maraming salamat mga ka-quarantine.